Ayan. Ayan po, magandang tanghali po ulit sa bawat isa and Happy Lord's Day. Happy Lord's Day po. Ayan. Okay, so ngayon po, ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral sa Doctrine of the Church. At ngayon po, tayo ay nasa lecture number 7 na. So lahat po, meron na tayong mga handouts. So lecture number 7, dito po ay under sa Government and Order of the Church. At ang aaralin po natin ngayon ay ang Headship of Jesus Christ. Okay, so before po, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po dahil kami po muli ay inyong pinagtipon-tipon sa lugar na ito. Pinagsama-sama mo kami, Panginoon, upang sambahin ka, Panginoon. Upang papurian ka, upang mag-aral po ng inyong salita. Maraming salamat po sa inyong salita, Panginoon, na patuloy pong inaaral din po namin. Lord, panalangin ko po sa tanghaling ito na gabayan niyo po ako, Panginoon, sa aking pagtuturo. Itanong po ako sa inyong lukuran at panalangin ko po na ito po ay maipahayag ko ng may kalinawan, may kaayusan, at maingat po, Panginoon. Panalangin din po namin ang pagkilos po ng inyong pong banal na Espiritu, Panginoon, upang maunawaan po namin ang inyong mga turo sa inyong salita, at panalangin din po namin na tulungan mo kami na may apply po ito sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, binabalik po namin sa inyo lahat ng puri, ang pagsamba, at paming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sige po. So, Doctrine of the Church, lecture number 7, Government of the Church, at ang aralin po natin ay Headship of Jesus Christ. So yung mga wala pa pong handouts, meron pa po ba tayong ano? Wala na. Okay, so send naman sa GC or kung hindi kayo comfortable dun sa ano, sa mobile nyo, pwede naman na sharing na lang po doon sa ano dahil mas malaki yung ano, font, mas mababasa po natin. Okay, so start po tayo. New Testament Church Order. Okay? Dito po sa Headship of Jesus Christ, may note dito. Sabi, this is a uniquely Pauline contribution to the New Testament theology. Okay? So now itong katuruan na to ay makikita natin sa mga letter ni Apostle Paul na isinulat niya sa Ephesian Church at sa Colossian Church. So in traditional concept, yung headship of Jesus Christ, dito sa traditional concept, it is a part of the anatomical figure of the church as body. As body with Christ as head. Ang simbahan, ang katawan at si Kristo ang ulo nito. Kaya ang sabi dito, sa una nating bullet, this leads to the grotesque idea of the church being a headless body until Christ become its head. Okay, so kaya ang become its head. Because in early Pauline reference, the head is a simple part of the body figure of the church. In reference sa 1 Corinthians 12:21, sabi doon, ang mata ay hindi makapagsabi sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin makapagsabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. So imagine a body figure na walang ulo, hindi siya natural, tama? At ang katawan na walang ulo ay patay. So it's a grotesque idea, katulad ng sabi dito, kakatuwa or katawa-tawang idea ang isang katawan na walang ulo or nakakatakot na idea ang isang katawan na walang ulo or vice versa, yung ulo na walang katawan. Now, in marital relation, sa relasyon ng mag-asawa, ang sabi dito, the analogy to marital relation in Ephesians 5:22 militates against the anatomical view of head. Bakit? So yes, we believe that the husband is the head of the wife, but anatomically, may sariling ulo ang asawang babae. Okay, so same din. Okay, so may sariling ulo ang asawang babae. So ang sinasabi lamang
lang naman dito ay yung analogy ng biblical marital relationship opposes the anatomical view of the body. Ito yung anatomical view natin, yung figure natin. But the principle is the same. So Jesus Christ is the head of the church. Tama, siya yung head, yung church yung body. So same din. Same din yung principle sa mag-asawa. Yung lalaki, yung ulo ng kanyang asawang babae. Pero anatomical, magkahiwalay sila. Okay, so mas maintindihan natin yan mamaya yung headship ng Panginoong Jesus. So Jesus is said to be head over all things in reference to the church. Let me read po yung Ephesians 1:22-23. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So sa suggestion, the figure of Jesus as head, developed along Paul's Christology, yung doctrine ni Christ kay Paul, sa mga sulat niya, makikita natin doon, person and work of Christ, while the body figure is his ecclesiology. Okay, letter A, a church as a body is a complete figure underscoring the unity and diversity in Christ of the membership. So ang simbahan bilang isang katawan ay nabubuo ng iba't ibang uri ng tao. Iba't ibang lahi, iba't ibang pinanggalingan at iba't ibang taong may iba't ibang katangian, tama? So yun yung isang simbahan. And Christ as a head is a complete figure then. So yung church complete figure siya, separate. Jesus complete figure siya. Siya ay nasa taas ng simbahan. Over and above ang kanyang connection, ang kanyang relasyon sa kanyang simbahan. So they are different figures. Okay? They are different figures. A complete figure, but their connection is like the principle of anatomical view. So, huwag tayong malito doon. Okay? So, the church is the body and Jesus Christ is the head of this body. Okay, so let me read po yung mga quote po dito. Sabi dito sa Dictionary of Paul and his letters, basahin ko po, no? How should the designation of Christ as head in Colossians and Ephesians be accounted for? Challenges to Christ's uniqueness in the setting of the letter of the Colossians explain the initial designation of Christ as head. When the team is picked up in the closely related document, the letter to the Ephesians, it is used in the service of that letter's ecclesiology with its understanding of the church not as a local congregation, hindi lang local congregation, but as the church universal, coordinated with advanced views of the unity and ministry of this universal body. The term head, yung head, becomes a useful way to designate the relationship of Christ to this expansive ecclesial body. So, ang Panginoong Jesus ay hindi lamang ulo sa isang lokal na simbahan. Bagkos, siya ang ulo ng lahat ng simbahan. Siya ang ulo ng kabuuan ng lahat ng lokal na simbahan. So, mamaya mas papaliwanag po natin yan, kung ano yung ibig sabihin yan. So, pag sinabing na si Jesus is the head of the church, ito ay tumutukoy sa universal church, yung kabuuan, yung simbahan. Okay? So, pwede rin nating sabihin na ang Panginoong Jesus, He is the head of the universal church. Okay, next, let me read yung sunod na quote dito from Edmund Cloney. Basahin ko po. So, that Paul thinks of the church as a body in terms of one whole new man in Christ. One whole new man in Christ. Or alternatively, as the bride of Christ. So the church is the bride of Christ. Springing from him as he was taken from the body of Adam and united to him as wife to her husband. We would distort Paul's figure beyond recognition were we to speak of Christ as a head, helpless without a body. The body of Christ is not to be divided at the neck. If even when the two figures are put side by side, the distinction remains. We are not to suppose that Paul is imagining a strength physiology by which the body grows up into head is nourished by it. So, yun po yung sinasabi ko kanina. No? So they are different figures. Complete figure sila,
separate sila, but their connection is like the principle of anatomical view. Okay, so kailangan pa rin ng simbahan ang Panginoong Isus. Okay, dahil siya yung head ng simbahan. Okay, now, so next naman, head and body form, next naman kay Herman Riederbos, let me read po. Head and body from two separate figurative categories and retain this independence, even they are linked together. Head and body constitute each for itself, but especially in their connection with each other, the expression of what the apostle understands by the unity of Christ and the church. We may be permitted to say that they give expression to that unity in a fashion that in the richness of its possibilities for application is never surpassed or even as it equal in Paul's preaching and the whole of the New Testament. So now, punta tayo dito sa significance of the figure of Kepale. Dito mas maintindihan natin kung ano yung ibig sabihin ng pagiging headship ng Panginoong Isus sa kanyang simbahan. Now, dito sa significance of the figure of Kepale. So, Kepale is a Greek word. Okay, pag sinearch mo yan sa Google, may lalabas dyan yung meaning ng Greek word na yan. So, may lalabas head, ulo, or source. Yun yung mga makikita natin. Yung Greek word na ito, let's see kung anong meaning na ito. So, note, there are widespread scholarly endeavors to locate the significance in source, goal, or prominent part. Okay? And let me quote John MacArthur sa isa sa kanyang pagtuturo sa Ligonier about sa headship of Jesus Christ in the church. Sabi niya doon, in 1985, he studied Kepale. Sinasabi niya dito kinu-quote niya rin dito si Wayne Grudem. So Wayne Grudem studied Kepale, yung word na ginamit sa Bible as Jesus Christ as a head of the church. Yung Kepale na yun, he examined 2,336 examples of its use in Greek literature. And he went all the way from Homer. So, nagsimula siya kay Homer. So, si Homer is a Greek poet and author. So, nagsimula siya dyan, mag-research. In the 8th century BC to the church fathers in the 4th century AD. Never when the word was used of a person and not a body part. Okay? Never did it have any other meaning than governing. So, yun yung meaning niya. Governing, ruling, authority. Governing, ruling, and authority. That's what it means. Yung sabi niya, no? And scripture uses it in exactly that way. To say that Jesus is to say that Jesus is head ng church is to say that he is Lord. So, to say Kepale is to say Kurios. No? So, yung Kurios, meaning din nun is Lord or Master. Okay. So, punta naman tayo sa significance for church. Let me read po muna dito yung kay Wayne Grudem. No? Meron din dito. Basahin ko po. Moreover, even if the meaning source or prominent part were adapted for some examples of the word Kepale, we would still have no examples of source or prominent part without the additional nuance of authority or rule. Even in the text where source or prominent part is alleged as the correct meaning, the person who is called head is always a person and leadership or authority. So yun yung pinaka-meaning niya. So ibig sabihin, pag sinabi na ang Panginoong Isus ang ulo ng kanyang simbahan, ibig sabihin, siya ang authority sa kanyang simbahan. Siya yung Lord, siya yung Master, siya yung masusunod. Okay? Okay, therefore, there is no linguistic basis for proposing the New Testament text which speak of Christ as the head of the church or the husband as the head of the wife can rightly be read apart from the attribution of authority to the one designated as head. So yung point po natin, Christ as head of the church is a reference to his lordship, authority exercise in the church. Okay, so let me read po yung Colossians 1:18.
Basahin ko po sa Tagalog, no? Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. So malinaw po, sinabi po sa Colossians 1:13. So ngayon po, punta naman tayo sa significance for church government. So the Lord, Jesus Christ, is the absolute authority in His church. Okay, so malinaw na yun yung meaning ng kepale. At ito ay malinaw din na sinabi sa ating confession of faith. No, sabi dito sa chapter 26, paragraph 4 and 5, basahin ko po dito sa ating confession of faith. Basahin ko po, the Lord Jesus Christ is the head of the church, in whom by the appointment of the Father, all power for the calling. So ang nag-appoint ay ang Diyos Ama. Institution, order, or government of the church. Okay, ulitin ko po ah. Institution, order, or government of the church is invested in a supreme and sovereign manner. Okay, and then yung paragraph 5 naman, may kasunod pa yon. Patungkol yun sa... Sige, basahin ko na rin po, no? Basahin ko na rin po. Ulitin ko. The Lord Jesus Christ is the head of the church, in whom by the appointment of the Father, all power for the calling, institution, order of the government of the church is invested in a supreme and sovereign manner. So wala po yung next po na babasahin, wala po dito sa ating ano. So ito yung kasunod. Neither can the Pope of Rome in any sense be head thereof. So ang Panginoong Jesus lang. Hindi yung Pope of Rome, katulad ng kiniklaim ng Roman Catholic. No, but is that Antichrist, the man of sin and son of perdition, that exalted himself in the church against Christ, and all that is called God, whom the Lord shall destroy with the brightness of His coming. And then sa paragraph 5 naman, in the execution of this power, wherewith He is so entrusted, the Lord Jesus called out of the world unto Himself through the ministry of His word, by His Spirit, those that are given unto Him by His Father, that they may walk before Him in all the ways of obedience, which He prescribed to them in His Word. Those thus called, He commanded to walk together in particular societies or churches for their mutual edification and due performance of the public worship, which He required of them in the world. Ayun po, yung nakasulat sa ating 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 26, paragraph 4 and 5. Napunta naman po tayo sa affirmation dito po sa likod. Okay, letter A, basahin ko po. The exercise of this absolute authority is conducted through the Spirit and the Word. Katulad din ng sinabi doon sa ating Baptist Confession of Faith. So yung exercise ng authority ng Panginoong Isus, kanino lang ba dapat? Kanino ba dapat yun? So sabi dito, the exercise of this absolute authority is conducted through the Spirit and the Word. Point one, the real vicar of Christ is the Holy Spirit. Vicar of Christ, it means representative. It means yung vicar of Christ, it means representative ng Panginoong Jesus. Since ang Panginoong Jesus ay umakyat na sa langit, di ba? Umakyat na siya sa langit, pagkatapos niyang mabuhay, siya ay umakyat sa langit. Pagkatapos niyang mabuhay mula sa kamatayan, siya ay umakyat sa langit. So ibig sabihin, ay hindi na natin siya kasama ngayon physically. Okay, kahit yung mga apostol, hindi na nila naging kasama ang Panginoong Jesus physically nung umakyat siya sa langit. Pero meron siyang ipinangako at ito yung Holy Spirit, one of the triune God, at siya ang representative ng Panginoong Jesus sa atin. So ang totoo at natatanging representative ng Panginoong Jesus ay ang Holy Spirit. Okay, the real vicar of Christ is the Holy Spirit, hindi ang Santo Papa. Okay, katulad ng kiniklaim or sinasabi ng Roman Catholic. Okay? So point two, the authoritative decree of Christ is the apostolic word. So the word of God is the final authority. Okay, malinaw yan sa atin. Tama? Isa yan. Isa to sa
Actually, yung sa vicar, yung pagiging vicar of Christ din ng Santo Papa at itong authority ng salita ng Diyos ay ito ay isa sa mga inilaban ng ating mga reformers. Tama? So, Holy Scripture in the Word of God is the final authority. Final authority sa simbahan. So, malinaw sa atin yon. Final authority sa ating mga buhay. At ang Holy Spirit, ang katulong ng simbahan, so, the Word of God is the final authority sa church, at ang Holy Spirit, ang katulong ng simbahan upang masunod nito ang ipinapagawa at inuutos sa kanya ng Panginoong Jesus. Okay? Now, sa letter B, the jurisdiction of this absolute authority is in the gathered church of regenerate members. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Na yung authority ng Panginoong Jesus is yung jurisdiction ay nasa church or regenerate members ng simbahan. Okay, point one, the absolute authority of Christ is not imposed by coercion on the sinful world, example, yung legislation o yung batas natin. Okay, so ini-impose lamang ang absolute authority ng Panginoong Jesus sa mga totoong parte ng simbahang Kristiyano or yung regenerate members. Okay, pero mapapansin natin na may mga batas. I believe kahit sa ibang bansa, yung mga proclaiming Christian nation, mapapansin natin na may mga batas na nag-seek ng wisdom sa Word of God. Example, yung pagbatay. Kahit dito sa atin, sa bansa natin, yung pagbatay, yung patungkol sa pangangalunya, mapapansin natin sa mga nagawang batas na nag-seek sila sa Word of God. No? So I believe na ang authority ng Panginoong Jesus sa kanyang salita, although sinabi dito na hindi ito ini-impose natin by coercion on the sinful world, I believe na yung authority ng Panginoong Jesus sa kanyang salita ay pwede natin i-recommend or i-suggest sa mga, kahit sa mga taong hindi mananampalataya. Okay? Pero, wag nating asahan na paniniwalaan nila ito. Hindi natin aasahan yun. Hindi natin aasahan na susundin nila ito. Pero, para sa mga mananampalataya, para sa simbahan, para sa atin, non-negotiable dapat yun. No, yung authority, yung salita ng Diyos, non-negotiable dapat sa atin yun. Ang simbahan ay composed ng mga mananampalataya ni Kristo. Tayo ay mga tagasunod ni Kristo, kaya dapat tayo ay magpasakop sa authority ng Panginoong Jesus. Okay? So, tayo ay magpasakop sa authority ng kanyang salita. So, yun ay, so hindi natin yun inaasahan sa mga tao sa labas, kundi inaasahan yun sa mga tao na nasa loob ng simbahan. Inaasahan yun sa kabuuan ng simbahan. Kaya dito, sa point number two, the absolute authority of Christ is received individually as prerequisite to church membership. Ang bawat isa na gustong maging parte ng simbahan ay inaasahang nagpapasakop sa authority ng Panginoong Jesus. Di ba? Kaya nga may proseso yung membership natin. Tayo, dumaan tayo doon, di ba? May interview tayo, ini-interview tayo ng pastor or ng kung sino man na miyembro na ng simbahan, maingat nilang inaalam or binubusisi kung talagang mananampalataya ka na talaga bago ka i-accept sa membership ng isang simbahan. Dahil inaasahan na ang mga parte ng simbahan dapat mga mananampalataya. Okay, so dahil ang simbahan sa pumumuno ng Panginoong Jesus ay dapat na magpasakop sa otoridad ng Panginoong Jesus. So kung hindi ka mananampalataya, mahirap sa iyo magpasakop sa otoridad ng Panginoong Jesus. Okay? Kaya inaasahan ng mga parte nito ay nagpapasakop din sa authority ng Panginoong Jesus. Okay? So now, punta naman po tayo dito sa elimination. Okay, the following have no place in church that recognize the headship of Christ. The following have no place in a church that recognize the headship of Christ. Okay po. Letter A. All human monarchy in the church, papal, episcopal, pastoral, etc., ay
hindi sila yung head ng simbahan. Okay, so let me read po yung sinabi dito ni John Owen. And hence follows that the introduction of human authority in the rule of the Church of Christ in any kind destroys the nature of it and makes his kingdom to be of this world. Okay? And some of his disciples to be, in their measure, like the princes of the Gentiles, nor it is oftentimes from themselves that they are not more like them than they are. The church is the house of Christ, his family, his kingdom, to act any power in its rule, which is not his, which derives not from him, which is not communicated by his legal grant, or to act any power by ways, process, rules, and laws, not of his appointment, is an invasion of his right and dominion. So Jesus is the only head of the church. Okay? Malinaw sa atin yan. Not the Pope, not the Archbishop, katulad nung inaral din natin last week na itinuro ni Pastor Angel. So Jesus Christ is the only head of the church, not the Pope, not the Archbishop, or even the pastors, yung mga pastors natin, yung mga elder. Ang pastor at or elder ay regalo sa simbahan ng Panginoong Jesus. Ay, ng Diyos. Tama. No? So, itinalaga sila sa opisinang ito upang magturo ng salita, upang gabayan at turuan ang mga tupa sa tamang daan. So, itinalaga sila upang gabayan yung mga tupa. Okay, so itinalaga sila sa opisina. So itinuturing natin silang leader sa kani-kanilang mga lokal na simbahan, pero hindi sila head ng simbahan. Okay, so malinaw ito sa atin. Okay? Now, in letter B. Yes, sabi dito, all pure democracy in the church. Yes, we have democracy in the church. Tama? So let me read po muna, sabi dito. In one sense, the power of authority and action belonging to the church is derived from the consent and permission of its members. So sang-ayon naman tayo dito. For it is by their own voluntary act and choice that they become and continue as members of the church and so place themselves under the administration of that power. In this respect, and it is an important one, church power exists by the permission of consent of the members. But in addition to this, the power of the church is directly from God, being exercised and enforced not only because of the permission or consent of its member, but because it is a positive divine institution apart altogether from the consent. So yes, we have democracy sa ating inner churches, sa ating mga simbahan, at naipapakita ito sa pagboto ng mga miyembro, sa pagboto ng mga church members. So example, dito ay yung pagboto sa kanilang mga magiging leader. Pagboto sa elder, sa pastor, pagboto sa mga deacon, or pag may mga big decisions na kailangan yung boto ng congregation. So, ginagawa din to, ina-apply din to. So, yes, may kita natin. We have democracy sa ating simbahan. Okay? Pero, huwag natin kalimutan na ang kapangyarihan natin as a church, yung kapangyarihan natin as an individual member of the church is directly from God pa rin. Okay? Kaya sinabi dito, all pure democracy in the church. Okay, yon. So, church is a divine institution of God. So, si God yung nag-institute ng church. And di ba, nananalangin pa rin tayo sa Diyos na gabayan tayo sa ating mga desisyon at sinasabi pa rin naman natin na ang kalooban pa rin niya ang mangyari at masunod. So, nakasandal pa rin tayo sa Kanya. And humihingi pa rin tayo ng wisdom sa ating mga desisyon, sa ating mga pagboto, sa ating desisyon para sa ating pagboto. At ang final authority pa rin naman ay ang salita ng Diyos. So yung mga desisyon natin para sa pagboto natin ay nakasandal pa rin naman sa Panginoon, sa Kanyang salita. So yung wisdom ay galing pa rin sa Kanya. So yes, we have democracy in our church, pero huwag nating kalimutan na kapangyarihang ito ay galing pa rin sa Diyos. Okay? So now, in letter C.
Okay, letter C. All state authority over the church. Okay, so isa din ito sa eliminate, no? Yung all state authority over the church or yung Erastian view. Based dito sa aking na-research from na-search ko sa Google, yung Erastianism is a doctrine that the state is superior to the church in ecclesiastical matters. No? So, basahin ko po yung concept na nakalagay dito. That the state has authority to encroach upon church concerns, especially those that relate to penalty power. Example, yung excommunication. So, basahin ko po yung sa Westminster Confession, chapter 23, paragraph 3. The civil magistrate may not assume to himself the administration of the word and sacraments or the power of the keys of the kingdom of heaven. Yet he has the authority and it his duty to take order the unity and peace be preserved in the church, that the truth of God be kept pure and entire, that all blasphemies and heresies be suppressed, all corruptions and abuses in worship and discipline prevented or reformed, and all the ordinances of God duly settled, administrated, and observed, for the better effecting whereof he hath power to call synods to present at them, and to provide the whatsoever transacted in them according to the mind of God. So yung point po, the state is not under a Christian commission related to the church. It is to carry out the interest of justice for the good of society regardless of religious affiliation. So sinasabi lang dito na yung church at yung state ay separate yung government nila. Okay, so parehas silang in-institute ng Panginoong Jesus. Yes, in-institute ng Diyos ang church at in-institute niya rin yung government. Okay? So, magkahiwalay sila ng government. Pero, hindi natin sinasabi na yung church ay hindi na siya magpapasakop sa government. Kunyari, dito sa atin sa Pilipinas, hindi natin sinasabi na hindi na tayo susunod sa gobyerno o sa mga batas na nandito tayo. At ang sabi nga sa Romans 13:1, sige, let me read po itong Romans 13:1. Basahin ko po yung mga verses po natin dito para... Okay. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. Okay, so yung pagsunod natin sa otoridad ay nagpapakita rin na tayo ay sumusunod sa Diyos. Okay, so hindi natin sinasabi na porket magkaiba yung government ng church at ng government, kunyari dito sa ating bansa, hindi natin sinasabi na wag na tayong sumunod. Okay? Pero kailangan pa rin nating sumunod dahil ito ay in-institute pa rin ng Diyos. Okay? And sabi dito, the state must not impose on the church except on strictly civil matters. So yung state daw hindi dapat nila impose sa church yung mga bagay na gusto nilang gawin. Kunyari, lalo na kung ito ay makakaapekto sa ating pagsamba. Okay, kaya ang sabi dito sa susunod, the church must be prepared to disobey the state to uphold the authority of Christ. So kung dumating man yung panahon na tayo ay ma-persecute ng government, kunyari dumating yung panahon na nagpatupad ng batas yung gobyerno natin dito sa Pilipinas na bawal sumamba, hindi lang, kumbaga, as in bawal sumamba sa Diyos ng Kristiyano, bawal niyong gawin yung mga ginagawa niyo tuwing Linggo or kahit sa ibang araw, dapat ready yung church
na lumaban doon. So pag tinamaan na yung ating patungkol sa pananampalataya, dapat ready yung church na the church must be prepared to disobey the state. Okay. Sa pamamagitan, pagdating lang sa mga ganong matter. Okay, so malinaw tayo doon. So let me read po yung Acts 5. Sabi dito, no? Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Okay, pagdating sa ganong matter. Okay? So now, punta tayo sa letter D. All church authority over the state naman. So ito parang kabaliktaran naman. So yung Christian sacralism naman. Okay, so yung concept that of the two powers, the state is subordinate to the interests of the church. So kung kanina, kung yung state naman, yung government ng state, yung sasakop sa government ng church, dito naman baliktad, yung church naman, yung state naman yung magpapa-under sa church. Okay, so the church must not demand state favors for its distinctly church concerns. Next, the church must not employ the methods of the states for its mission. And the church must not encroach on distinctly political state concerns. Example, yung election. Okay, let me read po yung sabi dito ni Robert Raymond. The church is to address the spiritual and moral needs of men and women who are prior to their salvation. So yun yung main na trabaho ng simbahan. The church is to address the spiritual and moral needs of men and women who are prior to their salvation. By nature, slave to sin and Satan who are after their salvation. In need of instruction in the details of living out their most holy faith before a watching world. This is not to say that the church must not speak out against political injustice and moral abuses by the state. So hindi naman sinasabi na huwag mangialam. It must be willing to speak out against moral abuses wherever they occur. Okay? But the church officers must never resort to physical force in order to establish a beachhead for the church within the human community it seeks to reach for Christ. So sabi dito more on this on a later section. So malamang ito yung sa mga susunod pa nating pag-aaral. Okay, so our point, the order of the church must follow from the mediatorial lordship of Jesus Christ. Okay? So we must strictly follow from the mediatorial lordship of Jesus Christ. So siya lamang at wala nang iba. As a mediator, he represents God to the church. As a mediator, he represents God to the church. So he's our prophet. And the church to God. So he represents the church to God naman. So he's our prophet and he is our priest. He is our high priest. So not the state, nakalagay doon. Not the state. As a mediatorial, it is exercised in the realm of salvation in kingdom claims. Okay, so sa akin pong pagtatapos, nakabless pong malaman na ang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang simbahan upang hindi ito mapahamak sa hinaharap, upang magkaroon ito ng buhay na walang hanggan, ay siya rin yung Diyos na nagli-lead dito. Okay, so siya yung nagli-lead sa simbahan na to. Okay? So, siya ang nagli-lead dito upang mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. So, hindi nagtapos sa pagliligtas ang Panginoong Jesus. No? Dahil patuloy niya ang ginagabayan ng kanyang simbahan na mamuhay na may kabanalan. So, hindi siya natapos sa justification, kundi nagpatuloy iyon sa sanctification, ginagabayan niya yung simbahan, sanctification hanggang sa glorification. Patunay na hindi niya pinapabayaan ang kanyang simbahan, yung kanyang katawan at yung kanyang bride. Okay? So,
Ayun lang po. Doon po nagtatapos yung ating pag-aaral patungkol sa headship of Jesus Christ. So yun po, kung meron pong mga tanong, sige po. Try po nating sagutin at hingi din po tayo ng tulong sa pagtulungan po natin siyang sagutin kung meron pong mga katanungan or kung meron pong mga hindi malinaw. Sige po. Sound check. Check. Hey, sound check. 1, 2, sec. Check. Sige po, meron pa po tayong ilan ba to? Almost 8 or 7 minutes. Hanggang 2:30 tayo, no? Tama? Hanggang 2:30. Ayan. Sige po, baka may naiisip kayong tanong. Or baka may insight po kayo, may gusto kayong i-share yan na si Art. thank you, Deacon. Question lang dun sa ano, sa Eras, sa Elimination C, Eraschan View. Diba, ano, nung 2020, nag-impose ang state ng bawal mag-gather yung mga religious gathering. E diba, isa sa mandate ng church is mag-gather, mag-preach ng word, and mag-administer ng sacraments. So, dun sa ginawang restriction ng state, hindi na nagawa ng church yung mandate niya. Magka-count ba yon as tama as ano parang instance ng Erastian setting? For me, kung kasi ano siya, dahil sa pandemic, tama, pinigilan ng state. Okay, but for me, at some point, pwede nating masabi na ganun, na nag-impose yung state sa mga churches na wag silang mag-gather, tama. So, somehow, merong nagkaroon ng Erastian, ano bang tawag doon? Basta ganun. Overreach. Oo, sa church. Pero, I believe na case-to-case basis pa rin siya. Because since dahil nasa pandemic tayo, kung pwedeng ano yun eh, matindi yung paglaganap ng COVID noon, at napatunayan naman na mabilis talaga siya makahawa at may endanger yon yung ating health, yung ating katawan. And isa rin naman sa mga ano sa atin ng Diyos is alagaan natin yung life, yung ating life. So, I believe na case-to-case basis siya. Pero, mabigat yon para sa atin.
Kasi ang utos sa atin is to gather, no? Pero may mga paraan naman, katulad nung online na ginawa natin. So may hindi siya excuse para mapigilan tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. So as a Christian, as a church, dapat gumawa tayo ng paraan pa rin na hindi na, gumawa tayo ng paraan para mag-aral ng salita ng Diyos na hindi rin na-endanger yung life natin. Specific doon sa ano na yon, sa kaganapan na yon dahil may pandemic. Okay. So yun. Nasagot ba yung tanong ko or may follow-up? Thank you. Thank you. Ayan. Yung iba, baka may ano sila, may gusto. Ayan, si Brother Rico po. Sa ibang bansa kasi ang nangyari ko, yung tinatawag na, ano, yung pinabawalan kasi, iba yung, ano, iba yung relay. Posible ba na mangyari yun na talagang maputol yung, ano, yung ugnayan o yung fellowship sa church? Possible na mangyari. I believe possible siyang mangyari. Oo. Possible siya na mangyari. Ayun po. Ibig sabihin, ano ba yung pwedeng gawin ng isang, ano, patulad natin? Halimbawa, makilap yung mga ganun pangyayari. So, posible ba na makulad yung ganyan? O mayang pa talaga tayo? May paraan pa. Oo, yun. Yung katulad nga rin po ng sinabi dito na kung dumating man yung point. Kasi yung sa tanong naman ni Brother Art, hindi naman siya umabot sa persecution eh. Pinagbawalan lang siya dahil may pandemic. Dahil nakasalala yung health nung mga tao. Okay, so as a Christian, na inaalagaan din natin yung buhay, so ano tayo doon? Hindi naman tayo against doon. At hindi rin siya persecution. Pero katulad sa mga ibang bansa na talagang pinipersecute yung mga mananampalataya, yung mga Christian, katulad nga nung sinabi dito sa Elimination C, the church must be prepared to disobey the state. Diba? To uphold the authority of Christ. So, kahit madali lang sabihin to sa atin, no, sa totoo lang, dahil we're blessed na nasa Pilipinas tayo, walang persecution ng mga Christian. Pero, kung titingnan natin yung ibang mga bansa, like China or North Korea, ano to sa kanila? Mabigat to para sa kanila. At I believe na they are prepared to disobey the state para lang masunod yung gampanin nila sa Panginoon, no? And siguro, yun. Kaya ano din eh, pinapanalangin din natin sa Panginoon sa ating mga panalangin, di ba? Na maging okay yung ano natin, government natin. So, dapat isa din yun sa mga panalangin natin na hindi mag-against yung state natin dito sa Pilipinas sa mga gawain ng simbahan. Ayun. Tingin ko, doon yun yung challenge ng isang Kristiyano. Yung ano natin, burden natin kung magpapatuloy ba tayo o hindi. So, it's up to us. Para sa akin ha, na magpatuloy tayo. Kasi may mga pagkakataon talagang even sa ibang bansa o nandito tayo sa Pilipinas. So may mga pagkakataon talaga na ano, ako san naririnig ko yung mga ganong ano, yung mga ganong balita, pero nakakalungkot. Pero isang hamon din sa atin yung bilang mga mananampalataya na magpatuloy. So, yun, is a challenge to us na magpatuloy talaga sa Panginoon. Mag-isa man or dalawa man. Yun. So, sabi nga ng Panginoon, gagawa at gagawa yung Panginoon para, ano, tawag dito, para maitayo yung kanyang, ano, yung kanyang kalawalatian. So, yun na. So, nabasa ko na, I think, na nabasa ko na yun sa isang, sa, kung saan, ano, sa libro,
Pero nakaka-bless tayo dito sa Pilipinas. Gaya nga ng sabi mo, na ano tayo, malaya tayo na magawa yung ating responsibilidad bilang isang Kristiyano na palakasin yung ating pananampalataya. So, yun lang. Dagdag ko lang talaga. And thank you, bro. Sige po. Okay po. Sige, kung wala na po, manalangin na po tayo. Ayan, sige po, let us pray. Lord, maraming salamat po muli sa hapong ito, Panginoon, na inyong ibinigay sa amin. Maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay nakapag-aral ng inyong salita. Panalangin po namin na sa aming pong mga natutunan, panalangin po namin na ito po ay mas maging malinaw po sa amin, mas maging maliwanag po ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay isa buhay namin, Panginoon. Panalangin din po namin para pa po sa natitirang oras ng araw na ito, Panginoon. Panalangin po namin na patuloy po namin kayong mapapurihan at sambahin, Panginoon, sa araw na ito. Muli, maraming salamat po at paming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.